Hello, Melgoers all over the world! Welcome here in Guimaras! First time din namin dito, guys. So in this episode, dadalhin namin kayo dito. And magdi-DIY lang tayo. So magkano ba yung nagastos namin? Paano ba yung transportation going here? Simple lang ba? At syempre, ano-ano ba yung mga pinuntahan namin? Pero bago lahat yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. Ano pa nga bang gagawin? Tara na, go with me, Mel! I just want us to go. Everyone, and now we are going to Guimaras na, and eto na yun, guys. Ang nakakaloka, parang may pabagyo na, as in ang lakas ng ulan and then pati nung hangin. So from our hotel, ang ginawa namin, nagtaxi na lang kami, kasi di ba nga sinabi namin sa inyo na medyo komplikado yung transportation dito. So, kapag daw nag-jeep-jeep pa kami, tatlong sakay daw kami, kaya nag-taxi na lang kami. Ang binayaran naman ay 205 pesos lang. And then, pagdating dito sa may pinaka-port, sa may parola port, ang siste, maglilista-lista ka lang. And then, pagkatapos mo maglista, papasok ka na dito sa may pinaka-ferry, ang babayaran daw ay 30 pesos. Mga 8 minutes na tayo naglalayag. And buti naman, hindi masyadong malakas yung alon. Ayan siya. So, ang lapit-lapit niya lang pala. Hindi ko na-expect na ganito siya kalapit. After 10 minutes ferry ride, nandito na tayo. 10 minutes lang pala. So, eto na. Magsisimula na yung ating paghahanap kung aarkila ba tayo ng motorcycle or mag-tricycle tour tayo. So, depende talaga. And then, yung weather naman, bumukas-bukas naman yung langit. Ay, sorry po. Muntik pa akong makatambal. Ano ba yun? So, ito naman na yung langit. Bumuka-buka na siya. So, actually, totoo ha. Yung weather ngayon, sobrang nakakaantok, no? Promise. Ito yung mga ano, ito yung mga panahon na ang sarap lang na nasa may bahay ka. Ganun talaga siya. So, hindi mo siya maiisip na nasa may ano ka, tropical destination. Taray! Oo, kasi sobrang ano talaga siya, malamig siya. Lalo na kapag umahangin, malamig kaya dito sa may Iloilo. So, tara na. Ay, may registration muna pala. So, ayan. So, bago kayo makalabas, meron munang registration here. Tapos ito yung sinasabi namin sa inyo, na paglabas sa paglabas nyo naman ng terminal, actually, yun naman kasi iniisip namin, madami na sa inyo mag-a-approach dito. Ayan. Naghihintay sila. It's either may tour, or sasakyan, or transfer. And then, maghahanap nga tayo ng motorbike for rent. So guys, ayan na nga. So pagbaba nyo dito, marami na sa inyo mag-a-approach. So yung presyo nila, nasa 2,000. Pero sa online kasi, may nakita kaming 1,300 lang. So, titignan natin. Depende kung ano yung gagawin natin kung magta-tricycle tour nga tayo. Or aarkila lang tayo ng motorcycle. Yung motorcycle naman, dito, magkano? Nakita ko sa online, 700. Tapos dito, 800. 800. So, let's see. Lakad-lakad lang tayo. Hindi po. Sige po. Thank you po. So, lakad lang tayo hanggang dun sa may labas. Usually kasi mas mura habang lumalayo ka na dun sa... Oo, ganun. Oo, sa tagal na namin ginagawa to, sa tagal na namin nagta-travel, ganun talaga. Kapag kayong unang, ano talaga, dagsa ng ganyan, yung mga nag-approach nyo, mas mahal pa talaga siya. So, ang gawin natin, hanap lang tayo dun sa may labas. Guys, ito na yung ating bagong kaibigan. Si K-Blade. K-Blade! So, ito, nakuha lang namin siya ng 600 pesos. So, sa online, nakikita namin 700, 800, ganyan. So, yun yung sabi namin sa inyo. So, minsan talagang ginagawa talaga namin, pagbaba talaga ng port, doon talaga kami naghahanap kasi mas napapamura talaga kami kung minsan. Sige po. Maraming salamat po. Ayan. So, actually, hindi naman kasi lahat gusto naming puntahan. Boss, thank you po. Thank you. So, ayan. Tinulungan din kami nung tricycle driver kasi talagang sinabi namin, ayaw talaga namin yung tricycle. Kasi yung tricycle dito, guys, ano lang siya, maliit. So, ang mangyayari sa amin dalawa ni Enzo, magtalikuran kami. Guys, this is it. Sisimulan na natin. Nakarikilan na tayo ng motor. Ito pa naman yung gustong-gusto namin ginagawa. Yung hawak namin yung oras. At makakapunta kami kahit saan namin gusto. So, tara na and let's explore!
Guimaras! And eto na yon, nandito na pala kagad tayo. Smallest Plaza. Ay, pwede ba rito mag-park? So guys, eto, nandito tayo sa may Smallest Plaza. Pakita ko sa inyo kasi baka mamaya akala nyo, jo-joke ako. Oo, dapat ngayon may resibo. O ayan guys, so Smallest Plaza. Sana na, pasukin natin yung Smallest Plaza. Kung bakit siya tinawag na Smallest Plaza. Kasi ito na kaagad yun guys. So pagpasok nyo, ito na siya. Ayan na talaga yun. Grabe. Oo, ikot lang natin. Baka ano lang to, wala pa tong 2 minutes. Ikot na natin siya. Oo. So ito na yung panimula natin. Hay nako, grabe. As in, ang daming beses namin pinag-isipan kung tutuloy kami today, guys. Kasi nga, unang-una, nakakatamad talagang gumising. Dahil sa may, dahil sa may panahon. Bad weather. Yes, bad weather. So, ito na kagad siya, guys. Oo. Nakaikot tayo nang wala pang 2 minutes. Ganyan siyang ka-small, kaya siya ang Smallest Plaza. So, tapos na kaagad tayo, guys. Ganun lang siya. As in, pictorial lang. So, alam nyo na, hindi na kami magbablog ha kung paano kami pupunta sa mga lugar-lugar para na rin sa aming safety. And alam nyo naman na ito yung mga ine-enjoy namin, yung mga makikita namin along the way. Yung talagang super ine-enjoy talaga namin. May mga times nga na umihinto pa kami. So magkikita-kita na lang tayo sa bawat destination na pupuntahan natin. Hindi naman lahat pupuntahan namin. So guys, eto na, nandito na tayo sa may windmill. So ganito pala itsura niya sa malapitan, guys. Ay, ano ba yan? Sobrang lakas ng hangin. Ayan, yun nasa likod. And then meron pa dito pa sa may kabila. Ayan, dito. Hihiluhin namin kayo. Meron dito, kung nakikita nyo, ayan, mag-iluhan tayo. And then meron pa dito. So look at this view. Ang ganda ng view, grabe. So buti na lang, hindi ko alam ha, kung magiging maugong pa rin to kasi grabe, talagang sobrang lakas ng hangin. So, alam nyo na guys, ito pala yun. Kaya pala malakas ang hangin talaga dito sa may Iloilo at saka sa may Guimaras. Diyos ko, ang corny namin. Ayahin nyo na, skip nyo na lang yun. Kunyari hindi nyo na rin. Ay! Diyos ko, ano ba yan? Grabe, malamang maghabol ako rito ng sombrero. So, ang maganda ngayon dito, ito nga, gumawa pa sila rito ng parang view deck. At saka malalapitan mo talaga ng malapitan. Kasi, nakapunta na rin naman kami sa may, saan nga yung sa may Ilocos? Sa Pagudpod. Sa Pagudpod. Hindi naman malapitan mo makikita yung mga windmill. Ito talaga, sobrang lapit. Tapos ang konti pa ng turista. So, picture-picture lang tayo. And then, kung mahangin, edi matataranta na naman kayo sa ugong. Pasensya nyo na, guys. Oo, so picture-picture na tayo. Nakakatuwa siya. Actually, ayan, eto, na-enjoy ko na to. Kasi nga, eto yung mga hindi ko naman talaga usually nakikita. And then for sure, maganda rin itong mag-photoshoot. So, tara, let's! Ang maganda dito, wala siyang entrance fee. Yun pala yun. So, pangalawa na itong napupuntahan pa lang naman namin. Usang. Yung isa, yung sa may Small Plaza. Smallest Plaza. Oh, alam nga namang doon nga naman, meron pang entrance fee. Pero ito, naisip ko, baka meron, pero wali. So, yun yung maganda doon. Ayan, nakikita nyo yung huling dumating. Buong family talaga sila. So, yun lang. So, next na tayo. Guys, andito na tayo sa may lighthouse. So, ito, meron ditong parking. Nakikita nyo ba kung gaano kalakas yung hangin, guys? Tapos, bago kayo pumasok, ito, meron dito mga souvenir items. Grabe, guys, oh. Ang lakas ng hangin. Grabe. Ay, Diyos ko, paipo-ipo na yata ito. Bakit malakas ang hangin? Kasi naka number 3. Kaloka lang sa hangin. Ay, from here, kita na yung dagat. Ay, in fairness ha, clear yung water niya. So, lakad lang tayo. Kasi, ang alam namin, from the lighthouse, pwedeng bumaba sa may beach. Tapos meron doon kainan. So tingin natin, gutom na kami, mag-aalas 12 na. Alam niyo ba yung binayahin namin? Kulang 1 hour. Parang ganun. Ang sakit ng dretch sa inamin. Siguro mga twice kami huminto para lang mag-inat. Oo, ganun talaga siya. Unat pala. So lakad lang tayo. And then, punta na tayo sa may Gizzy Lighthouse. Tapos mandadaya ulit kami. Basa-basa kami ng kunwaring history, kung bakit may... Tapos sabihin namin sa inyo na kunyari, totoong-totoong sa amin ang galing. Ito yata yung pwedeng bumaba daw ata. See guys, ito. Tignan nyo guys.
Ang ganda ng tubig. Nakikita nyo ba? Ayan, pero hindi ko alam kung ano ba siya, white sand ba siya. Pero yun, no, parang doon. So, titignan natin mamaya. And then, hanap tayo ng makakainan. So, akit pa pala tayo. Napakataba din. Akala ko kasi, ano, nakaagad. Yung pagbaba namin sa may motor, yun, nakaagad. Yes, kung may pag-akyat pa din pala to. Pero konti lang naman. Dito na tayo. Ito na naman. Dahil hindi na naman kami nagbasa ng kung anik-anik or nanood. Ruins na pala siya. Ay, na-expect ko talaga. Lighthouse talaga siya. Lighthouse. Oh, ito na yung pinaka-ano niya. Ito na lang yung pinaka-history niya. Ang pinaka-history niya na lang, ito. Nasa na yun? Ito, the Gizi Lighthouse or Faro de Punta Luzaran is the second oldest lighthouse in the Philippines. Ganon. Ay! Ayun na pala siya. So, ito na yung makikita nyo. Actually, parang ruins na talaga siya. Ito yung lighthouse. Parang sa bantayan. Oo. Pero yung sa may bantayan, wala namang lighthouse. Okay. So, ang akala ko talaga, may lighthouse pa talaga. Di na naman ako nagbasa. Diba? So, ito yung pinaka-lighthouse. Wala na. Sira na talaga siya. Ayun siya. And then, ito. Akala ko nga kanina, ito yung pinaka-lighthouse. Ito parang bago yata. Ito. Ayan. And then, ito yung magiging view ninyo. Ito yung view from this lighthouse. Ayan yung view. Ayan. And then, ito nga, yung lighthouse. Ayan na siya. Hi! Ang ganda ng view. Dito, yung view mismo, ang ganda ng view niya. Kasi ano talaga siya, as in dagat na dagat talaga siya. I like to be educated, but I'm so frustrated. To my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the news. Hi, solo natin. Pero actually, tapos na rin kami. Ang ginawa namin dito, puro photoshoot naman. Kasi wali namang ganap dito. Ito na mismo siya. So, ito pala yung lighthouse in all fairness. Ayan siya. As in, sirang-sira na pala talaga siya. Ayan. Ayan si lighthouse. Ayun, hanggang taas. Puro kalawang niya siya, no? Oo, puro kalawang na pala talaga siya. So, tara na! Wala na rito'ng ganap. So, ito na yung biniyahin natin ng ano? 1 hour. 1 hour. Hindi kahit yung ibang turista, no? Na sakit sa puwet, nagreklamo. Oo, ang haba kasi talaga ng biyahe. So, now, tingin tayo, baba tayo sa may pinaka-beach. And then, hanap tayo ng makakainan para pahinga muna tayo. And then, 12 noon na din. So, kailangan na nating kumain. At saka, di ba, pwede rin, di ba, maligo doon sa beach? Kung gusto nyo. Oo, pwedeng maligo. So, kami, hindi naman na nga kami nagbaon ng damit. Kasi nga, usually, yung ginagawa nga kasi namin, nagmumotor lang kami. Tapos, yun na yun. Ito na mismo yung panligo namin. So, depende mamaya kung napaka-inviting nung dagat. Kung talagang kakain tuloy. Kung talagang maliligo tayo. Pero ang pinaka-main goal natin today ay kumain. And then, tambay lang tayo kasi grabe talaga. Ang ano talaga niya, ang layo niya talaga. Pero nakakaloko talaga. Lakas talaga ng hangin dito sa may Iloilo tsaka sa may Guimaras. Hi, hello po. Kasi nga. Hi, hello po. So tara. So, baba na tayo. Ito na yung bababain natin. Ito. Bababa tayo rito. Mga ilang steps ba ito? Ay, mukha namang ano lang. Kayang-kaya naman natin ito. Caring-caring natin yan. Ayan. So, tara. Baba na tayo. Ayan, ang ganda dito. Grabe. In all fairness. Actually, kung view yung pag-uusapan, maganda naman talaga siya. In all fairness naman. So, ayun. Ang ganda rito, guys. Look at this view. Ang ganda ng view in all fairness. Ayaw mo mag-picture? Picture mo na tayo dito. Kasi dito na tayo sa may pinaka-ibaba. So, ito siya. Wala palang kainan. Akala namin may kainan. Kasi ito, resort na pala to. Ayan, meron doon yun. Yung nakikita nyo yun na parang beach. Resort siya. So, pwede namang pumasok doon pero may entrance na daw. And then, napaka-limited lang din naman daw ng pagpipilian. So, walang ganong magaganap. Ang ganda rito. Ang ganda rin dito mag-picture, guys. Oh, ganda. So, ayun na nga. So, upo muna tayo. Namnamin lang muna natin. Saan ba tayo pwedeng maupo? So, dito lang muna kami. Upo lang muna kami. Alam niyo naman kami, manamnam din kami. So, upo lang muna tayo dito. Namnamin lang natin. Kasi grabe yung, ano namin, biniyahe namin. So, kamusta yung Gizi Lighthouse? Ah?
Hadaw. So, ayan. So, paglabas na lang siguro tayo kumain. So, for the meantime, enjoy lang muna natin yung view. Kasi kung yung view talaga yung pag-uusapan, guys, ang ganda talaga ng view dito, promise. Guys, ito na. So, habang nagmumuni-muni kami dito, nanonood kami ng aming premiere. O nga pala, premiere nga pala nung ano namin. Ano to? Kathmandu. Travel tips. Travel tips. So, hindi ako makareply kasi wala akong net. So, iano ko na lang. Shoutout ko na lang yung nanonood ngayon. Si Nelly Maglalang. Hello. And then, si Peppermint Ice Cream. At saka, sino pa ba? Si JD De La Cruz. And Asinit Rehano. Ayan, lagi yung mga present. Ayan, may pa special shoutout tayo. Oo. So, nanonood talaga kami ng premiere namin. Kasi nga, para kapag ka nag-comment kayo, marereplyan ko kayo. But the problem is, wala akong signal si Enzo Meron. Guys, andito na tayo sa may The Pit Shop. Pit Shop ba? The Pit Stop? Nandito na tayo sa may The Pit Stop. So, ang in-order namin, syempre, ang kinakain talaga dito, yung kanilang famous mango pizza. Na yun naman yung in-order na ni Enzo. So, nakakaloko kay Enzo, meron siyang mango pizza, tapos umorder pa siya ng... Mango shake. Ayan. Hindi alam ni Enzo kung paano ipopronounce yung mango. Kung mango or mango. Same-same lang naman yun, di ba? So, ano yung isang ganda niya, oh? So, alam nyo na ako, maluloka kayo sa akin. Kasi hindi nga ako kumakain. Paulit-ulit ko sinasabi na hindi ako kumakain nga ng mga prutas na ginawa na siyang flavored something. Ginawang pizza or ginawa na siyang juice. So, maluloka kayo sa akin kasi ako talagang kain na kain. So, ang in-order ko ay crispy pata. And so, papatikim natin kay Enzo yung ano, yung famous na mango pizza dito sa may Guimaras. Dito sa may The Pit Stop. Diba tingnan yung pizza ni Enzo? Ito siya. Ayan. So, mango pizza talaga siya. So, siya ang titikim. So, tingnan natin kung ano yung magiging panlaso. Sorry guys, hindi ako kumakain yan. So, si Enzo nang bahala sa inyo. So, stickman muna natin siya ng walang ketchup. Wow, so ayan na guys, titikman na ni Enzo. Wait lang, anong lasa? Lasang curry? Ano yan? Guys, may basher na si Enzo, sigat na siya. Sabi niya, sabi kasi ng basher niya, lahat na lang doon ang malasahan ni Enzo, curry. Talaga naman ito sa Kathmandu. Puro kaya yung kasi. Ayun, hindi ito reliable pagdating sa may lasahan eh. Oh, yeah, yeah. So guys, masarap kasi nagatali yung lasa ng cheese pati ng mango. At saka ng curry. At saka ng ketchup. Hindi, masarap siya, promise. Masarap talaga siya. Ayoko. Tignan mo lang. Ano, actually yung lasa niya, isang pizza siya. Kaso nga lang may sapak ng mangga. At saka ng curry. Guys, dumating na yung order ko. Ito sa Enzo. Ubus na yung pizza niya, dalawa na lang. Tululaway na siya ngayon sa akin. So, ito yung crispy pata. Ayan, yung crispy pata. And then yung crispy pata rito, guys, 550 pesos lang. So, yung maganda sa probinsya, mura ng crispy pata. And then, ito naman yung pinakbet. Pinakbet. Umuusok pa. So talagang ano ko, kain na kain talaga ako guys. So ano pang gagawin? Tara, kain na tayo kaagad. So tingnan na kaagad natin yung crispy pata. Kung crispy talaga. Ay, tingnan ko. Ito na siya. Ayan. Tingnan natin kung crispy siya. Eh? In fairness, crispy na ma'am. Crispy talaga siya. Malaman natin yung pakbet. Kasi sa pakbet gusto ko kasi may pabuol. Tapos ako yung mahilig sa pakbet na kinakain ko lang ay... Kalabasa. Sarap din. Perfect! Ang job pala niya, so tingnan niyo. Hindi na makatiis. Inubos niya kagad yung pagkain niya kasi alam niya na hindi ko naman ito mauubos. Diba? May pizza na siya magra-rise pa. So guys, pabalik na tayo ng Iloilo City. So, pabalik na ng Iloilo City, doon sa may pagpasok nyo pala sa may ticket booth, bibigyan kayo ng parang ticket. Hindi naman ticket, parang yun lang yung parang sa bilang nyo lang yun, parang marker kung pang ilan kayo. And then, eto ulit,
maglilista uli kayo rito. So para sa may manifest lang ito. Para lang alam kung ilang tao at kung sino-sino yung mga sumakay. Kikita nyo ba guys? Ay ano, paiba-iba talaga yung kalima. Bigla na lang uulan. Katulad ngayon, grabe yung ulan. Ang dilim-dilim na talaga. So, 10 minutes na yung magiging biyahe natin from Guimaras going to Iloilo City. So, hintay lang natin sa Enzo. So, kamusta ba dito sa Guimaras? May re-recommend ba namin siya sa inyo? And ikukwento namin mga naging experience namin. And is it worth it mag-travel dito sa may Guimaras? So, syempre mamaya yan kapag ka nakapuesto na tayo ng maayos. So, for the meantime, tara na. Pasok na tayo. So, at least dito mas madali siya. Unlike dun sa may kanina. Pero grabe yung alon, guys. Oh, Diyos ko, struggle. So, dito na tayo. Pasok na tayo, guys. Tara, let's. So, ayan, malapit-lapit nang mapuno. And then, basta napuno siya, aalis na kaagad tayo. Dito na tayo. Surprise! Nandito na tayo kaagad sa may hotel natin. Nakabalik na tayo. So, natapos tayo ng 3 p.m. kasi wala na talaga kaming gustong puntahan. Okay na yun. Kumbaga, kotang-kota na kami. Kaya nga, ayaw nga talaga namin ng mga day tour. Kasi gusto talaga namin, kami talaga yung nasusunod sa oras namin kung ilan lang yung pupuntahan. So, mag-recap na tayo. Again, kung pupunta kayo ng Guimaras, doon yung magiging pier ninyo sa may Parola. And then, ang babayaran ninyo sa may ferry ay 30 pesos lang. So, basta maglilista lang kayo, parang sa may manifest lang nila yon. Tapos, diretso na kaagad kayo sa may ferry, doon na kayo magbabayad. Now, pagbaba nyo doon sa may Jordan, nasa may Guimaras na kayo. So, depende kung anong trip nga ang gusto ninyong gawin din. So, katulad namin, kami nga kasi gusto namin mag-motorcycle. So, nag-motorcycle na lang kami. And then, tumingin kami price online. Ganun yung lagi namin ginagawa. Sa online, ang pinakamababang nakita namin sa motorcycle na rent ay 700. So, dito, pagbaba namin doon, lakad-lakad kami guys, pasunod-pasunod kami, kunwari, ganyan. So, nakuha lang namin siya ng 600 pesos. Tapos, kung ayaw nyo naman, o hindi kayo marunong mag-drive, o dalawa naman kayo, pwede naman kayong mag-ambagan, so pwede rin naman kayong mag-tricycle tour. Yung tricycle tour naman, ang pinaka-mababang nakita namin online ay 1,300 pesos. Pero doon, meron sa amin nag-o-offer ng 1,200 pesos. So, pakiramdam ko lang ha, hindi lang siya komportable kasi maliit yung tricycle nila. Tapos lalo na kung dalawa kayo, pareho kami na Enzo, alam nyo naman sa Enzo, ang lusog. So ano, hindi kami kakasya. Tapos, maano mababa, so yun yung magiging problema. Lagi akong nakayoko, matangkad ako. So, yun yung pagkakaiba kapag ka naka-tricycle kayo. Hindi siya masyadong komportable. Although, kapag ka naman nag-motor kayo na single, katulad namin, katulad kanina, umuulan, umaaraw. So, yun yung mga ma-experience ninyo. Pero kami, sanay na kami sa ganun. Kayang-kaya ng katawan ko yun. Ang hindi ko lang talaga kaya, nagpapasok ulang talaga sa akin, food poison. Yun lang talaga. So, ayan. So, yung, based naman sa mga napuntahan namin, kinuntian lang talaga namin yung pupuntahan kasi nga ayaw namin yung naghahabol sa oras. So, ano ba yung pinaka na-enjoy namin sa pinuntahan namin? Actually, pinuntahan lang naman namin. Kahit naman kasi sa mga pictures, ang gusto lang talaga namin puntahan yung sa may lighthouse and then yung windmill. Tapos yung pagkain lang, yun lang namin pinuntahan namin. So, ewan ko kay Enzo kung ano yung na-enjoy niya. Ano na-enjoy mo, Ben? Yung windmill. Windmill. Laki ng electric fan. Oo, laki ng electric fan. Hanggang dito umaabot tayo, no? Lakas ng hangin. So, ako din, yung windmill din. Why? Kasi, first time kong nakakita ng windmill na ganung kalapit. So, nakaka-amaze din pala siya kahit papaano. Tapos, ang ganda yung tignan. Lalo na nandun kami sa may parang, hindi naman bundok, Borol. Ayan, parang Borol siya. So, yung sa may lighthouse kasi, ano lang siya, for me ha, napaka-ordinary lang din. As in, wala kang ibang pwedeng gawin, ano lang, picture lang, tapos baba ka dun sa ibaba, pwede naman kayo dun mag-beach kung gusto ninyo. So, meron nga palang bayad yung may entrance fee kung doon kayo sa may resort. Kapag ka, hindi naman katulad ng ginawa namin, tambay-tambay lang, wala naman yung bayad. So, pagdating naman sa pagkain, sabi ni Enzo, mas ano yung lasa nung ano? Nung pizza? Nung pizza, ah? Mango pizza? Masarap. Na may kahalong curry. Charot lang. Oo. Ako naman, ang ginawa ko, tinikman ko yung mismong tinapay lang. So, masarap naman yung tinapay in fairness. Oo, hindi ako nagagana kahit ano. Yung ano naman, yung crispy patas, to be honest, so-so. Yung pagkat crispy niya, ano siya, hindi juicy. Na hindi ko maintindihan kasi meron ganong crispy pata. Oo, matigas yung pagka crispy niya. Are we going to recommend
bumisita dito sa may doon sa may Guimaras. Depende kasi kung anong klaseng traveler kayo. Basta ganito na lang, kung nagsisimula pa lang kayo mag-travel at gusto nyo ng convenient way to travel, Guimaras is the right place to be. Lalo yung ngayon nagpa-practice pa lang kayo kasi napaka-convenient niya. Ang lapit niya lang sa Iloilo, parang 10 minutes away lang siya. Tapos kung magtutour kayo, meron namang tricycle tour. So kung solo traveler kayo and then nagsisimula pa lang kayo, good na good yun. So kami, ano ba masasabi namin? Marerecommend ba namin siya? Basta ito na lang, ang mabait ng mga locals. Yun na lang. Oo, lahat talaga ng pagtanungan namin mababait. Kahit yung mga nagta-tricycle tour, kasi syempre, di ba, alam nila, nakaano lang kami, nakamotor kami. So, sabi nila, may nag-offer sa amin na, tara, sunod na lang kayo sa akin, or sunod na lang kayo sa amin para mapuntahan nyo lahat, parang something like that. So, ayun. So, ang babait ng mga locals, yun lang yung masasabi namin, kasi ang dami na namin supporters from Iloilo. So, ayun po. So, sana po na-enjoy nyo po itong ating Guimaras adventure. And, eto na yun. Tama ba? Oo, tama. Ito na yun. Pupunta na tayo ng Islas de Gigantes. Islas de Gigantes. Ayun. So again, magkita-kita po ulit tayo. Bye everyone!